Alright, so ngayon, papatagalin ko na lang siya ng 10 minutes kasi umabot ng 20 minutes yung pag-a-apply. And ayoko naman na sumasunog na yung aking buhok. So 10 minutes ko na lang siya patatagalin, then babanlawan ko na. Alright, so finally we were able to apply the hair color. This is how it looks like. And it's been 20 minutes. I'll add a little 10 more minutes before I'll go ahead and rinse it. So I'll see you guys later. Hey guys, this is how it looks like after washing. I super love the color. I didn't actually want the super loud and bold pink color. I really like that purple lavender pink color. That is transitioning from one side to another. Parang two-tone. Pero bukas ko na siya papakita sa inyo sa umaga kasi madilim din naman. Ayan o, may sides na parang lavender, na may parang purplish na copper, strawberry. Parang strawberry yung color niya. So, bukas ko na lang siya i-blow dry. Ingay. And ipapakita sa inyo yung itsura niya pag tuyo siya. Alright, so this is how my hair looks like after matuyo and ma-blow dry. And ang ganda ng itsura niya kasi para siyang 3-tone na rose gold. So meron ako yung dati kong hair, medyo may konti pa siyang kulay nandyan, yung medyo copperish. Tapos meron parang may shade ng purple and may pagka-pink din siya. So depende kung saan ko ipapart yung hair ko. So, parang 3-tone yung aking buhok. So, ayan yung kinalabasan niya. I'll insert the clip ng itsura niya from the back. Guys, so this is how my hair color looks like before applying the purple shampoo. So, medyo patsy-patsy yung medyo pink and bronze sa hair ko.
So now I will use the purple shampoo. Kagigising ko lang. Halata naman, di pa ako naliligo. So bago ako maligo, ibababad ko na muna siya. And I'll show you later how it will look like. So this is how it looks like on my hair after applying it. It is now 3:30, so most probably 4 o'clock. I'll take a shower and then sit. Tinay ko lang siya sa likod. Ayun, kumapit tuloy. Nagpalit lang ako ng damit. Baka kasi magpansya. So, ayun lang. I'll see you guys later and I'll show you how it looks like after rinsing. Okay, so, this is how it looks like after. I end up having this purple stuff here. And, I don't know. The pinkiness is gone. The pastel pink is gone. But this is only 80% dry, so we'll see tomorrow morning if this is way better than how it was before and if I will continue having these purple strands. So that's it for the first attempt for 30 minutes of soaking. I'll see you guys tomorrow morning. Channel. And yes, nasa likod ang intro ng ating video dahil yung clip natin for the unicorn hair coloring is already fixed. Kumbaga, pag binago ko pa, eh, magugulo na yung video. So, nag-decide ako na dito na lang kayo batiin sa bandang dulo ng video. But anyways, this is not a formal review naman. So, more of a vlogging type. So, okay lang siguro yun naman. Na ganun yung gagawin natin. So, parang nagchichikahan lang tayo kasi marami sa inyo yung nagtatanong kung paano, kung saan, kung ano yung ginamit kong pangkulay sa buhok ko. And lagi kong sinasagot na DIY lang ito. So, kung napansin niyo sa video, I had help from my brother, Bricks. And siya yung tumulong sa akin para ma-bleach yung buhok ko kasi nga, natatakot ako na kung ako lang mag-isa, baka magpatsy-patsy, hindi magpantay-pantay. And sa akin, medyo okay lang naman yun. Kaso, si Boa, pag nakita niya na palpak yung mga kalokohang ginagawa ko sa buhok ko, eh for sure magagalit yun. And hindi niya na ako papayag ka magkulay ulit. Kasi may agreement kami, hanggat hindi pa ako 40, I will do whatever I want on my hair. My hair, my say. Pero pag umabot na tayo sa 40, I think hindi na ako mag-experiment ng hair color. So, enough about my chika minute. So, simulan na nga natin. Yung unicorn hair color, eh, wala na ako ngayon nun. Wala na yata ako ng packaging. Hold on. Let me double check. Alright, so, wala na nga mga Marias tinapo na ang aking mga pinaggamitan. Anyways, yung set na yon nabili ko ng 570 ba? Oo. 570, kasama na yung bleach. Meron din siyang coconut oil, vitamin E for the hair, and keratin. So, yun yung mga set or kasama sa set na 570. Now, bumili din ako ng separate na blue toner ba yun? Or blue shampoo? Or purple shampoo pala. Ano blue? Nahapo ako, nakaka-lurking. Ngayon, ganito kasi yung naging proseso. So, basically, nag-bleach muna ako ng buhok isang beses lang. Kasi nga, yung buhok ko is every year, nire-rebanto. And after ng reband, may color. So, since I was 18, eh, ganun na yung sitwasyon ng buhok ko. Reband color, every year. So, natatakot naman ako na baka ngayon pang mag-DIY ako, eh, tsaka ako pa masira na tuluyan yung buhok ko. So, ang ginawa ko, isang beses lang ako nag-bleach. So, I think my hair level or hair color level that time was 5. Kasi parang medyo brownish na yung hair ko nun eh. Tapos, nung kinulayan na siya or nilagyan na siya ng bleach, naging parang level 7 na siya. Pero, required para sa pastel pink nga pala yung hair color na binili ko, and yung try kong i-achieve,
kailangan at least level 8 or 9, at least level 8 or 9 yung iyong hair color. So, umabot lang ako ng 7, kaya ito lang yung na-achieve ng aking pastel pink. Now, iba yung itsura niya after nung mismong proseso, kasi nga, more on copper tone yung buhok ko. That's the reason kung bakit nag-decide ako bumili ng purple shampoo. Now na nakabili na ako ng purple shampoo, ito na yung naging itsura niya. Pero mind you, this is how it looks like after a month. And one more thing, hindi ganyan siya katingkad sa personal. Siguro dahil may ilaw ako or kapag nagbe-video ako ay nasa tapat din ako ng bintana. Kaya maganda yung register ng buhok or ng color niya. It's the same color, hindi nga lang ganyan ka-vibrant yung itsura niya sa personal. Hindi katingin ako dito sa salamin. Pero ganun pa rin siya. Maganda pa rin talaga siya. Lalo na syempre pag lumabas ka na arawan, kung ano yung nakikita niyo sa camera, ganun siya. Kung makikita niyo ko sa personal, sa outside, nang may ilaw, nang may araw. Pero ako, sa araw-araw, syempre pag sa gabi, sa loob ng bahay, hindi na ganyan katingkad yung itsura ng aking buhok. Now, saan ko siya nabili? Nabili ko siya sa Shopee, pero meron din silang mga online seller. Ilalagay ko yung link ng kanilang website in Facebook page sa description box below. So, makikita nyo din doon kung saan yung pinakamalapit na reseller sa inyong lugar. Pwede kayong kumontak sa kanila directly or sa Shopee. Ngayon, ang main concern ko lang is matagal. Matagal siya. Unless makakahanap kayo ng reseller or may reseller malapit sa inyo na on hand yung product, then typical 3 to 5 days, maximum 7. Pero kung pre-order, usually 2 to 3 weeks siya bago siya dumating. Yung akin yata umabot ng 2 weeks bago ko nakuha or 3 weeks. Yeah, kasi galing pa siya ng Pampanga. So, okay lang naman. Pwede mo naman siyang intayin. Depende naman sa'yo kasi kailangan talaga decided ka whether or not gusto mo magkulay ng buhok including the bleach. Pero yung bleach, readily available na siya. Pero for me, alam nga namang ilang linggong nakableach yung buhok ko tapos walang kulay, diba? Ayoko naman magmukhang gold deluxe ng ilang linggo. So, pinagsabay ko na siya. Ang ginawa ko, umorder ako ng 3 set ng bleach at saka ng hair color with the developer, of course. And then, yung set na may mga keratin and all that, isang set lang yan. So, basically, isang complete set, hindi naman complete set, wala yung purple shampoo at wala yung conditioner, isang pastel pink set and dalawang solo yung dinagdag ko. Balig yun. Yun yung pinaka naging proseso na nangyari sa buhok ko. Kasi ganitong haba, 3 bleach, isakto lang. Actually, hindi siya sobrang-sobrang pantay. Pero kung makikita mo, talagang mula dito hanggang dito, yung pagkakaka-bleach ng kapatid ko, masyadong, kinarir ng kapatid ko yung pagkakagawa, kaya maganda, mukha siyang pantay. Although, pag binulat-lat mo, hindi masyado, kasi may mga patsi-patsi. Pero hindi naman natin binubulat-lat yung hair natin, di ba? So, yun na nga, ganun yung nangyari. Binleach ko siya ng tatlong, ano tawag doon? Set. Total of 3 set yung bleach. In-apply siya sa buhok ko for umabot ng 20 minutes pag-apply pa lang. Tapos, pinatagal ko siya ng mga 15 minutes. And then, yun, ni-rinse ko na siya. And then, after 2 weeks, bago ako nagkaroon, nakabili nung, or bago dumating yung purple shampoo na binili ko sa iba pang seller. Kaya, nung insert ko yung clip dito ng before and after or nakita nyo na kanina nung hindi pa nag-purple shampoo, after nag-purple shampoo. So, ang nangyari lang is mas naging ashy, nagkaroon ng ash tone yung aking buhok, pero wala na yung mga copper, yung parang mga mukhang tanso, yung dry hair, yung buhok ko. So, yun lang yung nabawasan and parang mas naging purple lang yung ibang areas kasi pinatagal ko siya na almost 1 hour. Alright, so siya nga pala, yung actually may-ari ng Huenicorn, meron din silang sariling salon. So, kung natatakot naman kayong mag-color by yourself, pwede kayong mag-chat sa kanila, magpa-schedule para sila na yung kukulay sa inyo. I'm not sure kung may home service sila, pero meron silang sariling salon. Now, may dalawang type sila. Kung hindi ka naman komportable na magpa-bleach ng buhok mo or i-bleach yung buhok mo DIY, pwede ka naman bumili ng kanilang non-bleach required na color. Meron silang 11 shades ng non-bleach. Meron silang 23 shades ng pastel colors. Nasa pastel yung color na to. And yung bagong-bago nila is yung granny hair, more of the ashy tones. And yun yung susubukan ko next time. Meron silang 20 shades. So, bala kong orderin yung rose gold
para ipapatong na lang natin siya dito. I'm not sure kung magbe-bleach pa ako or ipapatong ko na lang siya. Bahala na si Batman. Pero yun yung plano ko. So, abangan nyo na lang kung anong kalalabasan ng hair ko na nun. Pero, let's move on to the frequently asked questions. Alright? So, first, do I have to bleach? Yes, you have to bleach your hair kung yung napili mong kulay ay part ng Vibrant Collection. Kasi in order for it to show, kailangan mo talaga mag-bleach. Lalo na kung dark yung hair mo and super black, importante na gawin mo yun. Pero huwag ka mag-alala kasi vegan naman yung kanilang bleach. Although, kailangan mo pa rin sundin yung mga precautions, yung patch test, tsaka yung instructions na nandun sa website nila and also indicated kapag na-receive mo yung product nila. Yun yung good thing doon, meron silang note na sinisend sa'yo para ma-make sure na you follow the instructions. Number 2, gaano ba siya ka-effective? Well, the results may vary. Again, depending sa texture ng buhok mo. Yung akin, syempre, dry and dull and lifeless kasi nga, lagi naman siyang rebonded and frizzy. So, the reason being, bakit kailangan mong ibabad siya sa oil before ka pa mag-process ng hair color and bleaching is para mas maprotektahan yung hair mo. So, ganun din yun kung super oily yung hair mo. Meron namang tendency na hindi agad tumalab yung hair color and yung hair bleach. So, depende yan. Parang skincare, hindi pare-pareho ng kalalabasan. Depende rin sa shade, depende sa tagal ng pag-a-apply mo, and so on and so forth. Okay? Now, pwede pa magkulay ang pregnant and lactating moms. Of course, no, hindi talaga siya advisable na maggamit ng chemically induced products sa pregnant and lactating moms. So, it's a big no-no. How about rebonded hair? So, yung akin, diba, rebonded hair. However, yung huling rebond ko ay November pa last year. That's before my mom passed away and nakababangluk sana nga si mother eh. So, basically, more than a year, 10 months or 11 months na akong rebond, huling na rebond, ang gulo ko usap, huling na rebond bago ako nag-bleach. So, okay lang yun kung more than 8 months na. Pero kung kakareband mo lang, it's big no-no. I'd rather suggest you go to a salon kasi mas alam nila kung yung texture ng hair mo is possible kulayan or hindi. Or wag ka nalang mag-bleach. Yung non-bleaching hair color na lang ang bilhin mo. How long does it last? That's the next question. Well, actually, it will only last 3 to 4 weeks kung pastel or vibrant colors yung bibilhin mo. Kung ito naman ay yung mga non-bleaching, pwedeng tumagal ng 6 to 8. Pero depende rin sa pag-iingat mo. Itong buhok ko, syempre, nasa ika-6th week na nito and maganda pa rin siya kasi inaalagaan ko siya. Inaalagaan paano? Mula nung binili ko yung purple shampoo, every week nagpo-purple shampoo ako, as in once a week. And then, hindi ko siya nililiguan araw-araw. Nililiguan ko siya every other day. And yung, of course, yung shampoo niya, every other day lang din. Hanggat may iwasan itong huli mga araw, taglamig na, tag-ulan, yun, okay na hindi mo naliguan yung buhok mo dahil hindi pinawisan. Pero hindi kasi ako sanay na hindi liguan yung buhok ko kung pinawisan ako. At syempre, hindi kasi ako sanay na hindi liguan yung ulo ko kapag napawisan na. Especially sa unan ko at sa higaan ko, ayokong humiga na madumi ang ulo ko. Kasi kapag madumi ang ulo mo, dudumi ang unan mo, magkakatagiawat ang mukha mo. So, ganun, kapag masyadong napawisan yung ulo ko, kahit pa kakashampoo ko lang at kakaligo kapon, liliguan at liliguan ko rin yan ulit ngayon. Okay, so yun lang naman. Optional yun, depende sa'yo. As much as possible, kung hindi purple shampoo yung gagamitin mo kapag nagligo ka, gamitin mo baby shampoo. Yung clearer, the better. Okay, less chemicals yung mga clear shampoo and baby shampoo. So yun yung ma-advise kung gamitin mo. And meron mga pasundot questions na nakita ko sa website. Pwede ba siyang gamitin sa mga pets? No, it's not pet-friendly even if it's vegan. So, wag mo nang pag-eksperimentohan yung pusa mo, yung aso mo, o kung sino man yan, yung ginipig mo, wag mong pag-eksperimentohan kasi hindi talaga dapat ginagamitan ng hair color ang mga pets. Alright, so yun lang yung aking updates, aking hair color. So far, so good. Pero kung may mai-advise ako sa inyo, kung mahaba buhok nyo, eh sa salon na lang kayo magpagawa. Kasi itong buhok na to, inabot siya ng 1,700 yata or almost 2,000 including the purple shampoo. And nung nagtanong ako sa salon kung magkano to haabutin, sabi nila ay mga 2,900. 2,500 to 3,500 depende sa kulay, depende sa makukonsume na kulay. So para sa akin, naka-discount ako or nakasulit ako kahit pa paano, pero kung wala kang kaalam-alam sa pagkukulay, I've been coloring my hair
my own hair for about a year now. Kaya medyo kahit papano, may alam na ako. Pero kung wala ka mang kaalam-alam, lalo na't magbi-bleach ka, masasabi ko sa'yo, mag-ipon ka, dagdagan mo na lang yung ipon mo at sa salon ka na magpakulay. Alright? So, that's it for today's video. I hope nakatulong ako sa inyo for you to decide whether or not you will do your own hair color and bleaching using Huenicorn hair color. Thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!